DMT Fitness. So, pagkatapos mo magpataba sa chocolate house ko, magpapayat ka naman sa gym ko. Di ba? So, napakagandang combination yan, mga papi. Hi guys, good morning. Okay, so konting update lang tayo tungkol dun sa, kung matatandaan nyo, meron tayong ginagawang 30 to 60 days challenge, di ba? So, last 3 weeks ago, may in-upload tayo. So, ito yung in-upload natin. Okay. So, sabi ko naman sa inyo, kailangan ko ng motivation. Ang motivation na yun na naisip ko is magbubukas ako ng sarili kong gym. Actually, nabukas ko na siya before pa matapos yung 30 days to 60 days challenge ko. Pang 21st ko ngayong araw dun sa challenge na ginagawa ko para sa ikakabuti ng ano ko, ng health ko, di ba? So, kakatapos ko lang magpapawis ngayong araw. So, 21st. So, konti na lang, matatapos na natin yung 30 days na challenge. Actually, mas maganda na yung pakiramdam ko ngayon. Hindi na ako hinihingal. Katulad ng dati, nakakapaglaro na ako ng maayos. Hindi na sumasakit yung tuhod ko, mga papi. So, napaganda lalo yung ano ko, yung physique ko ngayon. Bumaba na rin yung timbang ko. Nagbawas na rin tayo sa rice, saka sa mga matatamis. Okay. So, i-reveal ko ngayon sa inyo kung ano nang nangyari sa ating gym. Okay, pero bago yan, papakita ko muna sa inyo yung mga ginawa namin before matapos tong gym. Konting renovation lang, pintura, tapos pag-aayos ng gamit, paglalagay ng salamin. Okay, so papakita ko muna sa inyo yan. So nakita nyo naman, konti lang naman yung inayos namin, konti lang naman yung iniligay na gamit, tapos actually inilipat lang. Konti lang yung ano, yung pinaayos ko diyan, kaya minimal na minimal yung ginastos ko. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo yung dating pinaglalagyan ng gym. So ito yung mga papi. So nandito yung gym dati, di ba? Makikita nyo, dito yun. Yan o. Yan, dyan. Yan. So, bakante na yan. Ayusin namin to. Gagawin namin lounge area para makapagpahinga sila. Yung mga mag-gym, yun yung CR. Actually, naayos pa yung CR na yan. Okay mga papi, so i-reveal ko sa inyo yung kung ano na yung itsura ng ating bagong gym ngayong araw, di ba? Sige, let's go! Okay. So, dito yung ano, yung mga plates, yung mga bars, yan o. Kulang pa yan mga papi. So, nag-iipon pa ako para makapag invest pa ng mga weights. Yan o.
Okay, so ito na siya mga kapi. Ito na yung itsura ng bagong gym natin. Ayan. Against the light. Ayan o. So, kung makikita nyo, napakalaki na ng pinagbago, di ba? Ayan na siya. Ayan. Yan yung mga salamin na in-install, di ba? Tricky yung salamin na yan kasi kapag tinitignan mo, parang ang laki-laki ng ano. Kasi sangga siya dun sa isang salamin. So nagbabounce-bounce lang yung reflection niya. Ayan o. Yan yung bantay natin. Si Mary Rose. Mary Rose. Yan. Ibani ka sa vlog. Ayan na. So may punching bag tayo dito mga papi. Ayan, dalawa. May mga ropes. Gulong. Kung kailangan nyo ng gulong, pamanit sa mga gulong nyo. Ayan, bike. So may paparating tayong ano. May paparating tayo mga papi na ano. Na ano yun? Tawag doon. A treadmill, kasi may mga nagre-request ng treadmill dito sa akin. So na-pressure ako. Bibili tayo ng treadmill. So susunod na lang 'yon kasi sabi daw nila, gusto daw nila ng treadmill. Eh halos pabalik-balik na sila dito. Actually mga papi, matagal ko na 'tong nabuksan. So, March 22 ako pa lang. Ayun oh. March 23, dalawa na kami. Kaibigan ko 'yan si Art Revilla. So, March 24, naging tatlo na kami. So, taga dito lang yan si Ma'am, sa Ma'am Ami. Ayan, tapos 24, 25, ayan na, lima na kami. Ayan, lima. Mga anak ni Ma'am Ami, sinama niya na. Tapos, si John Paul pumasok na rin. Tapos, March 26, tatlo. So, nagpahinga ako dito kasi Sunday ito mga papi. Ayan. Tapos March 27. Ayan. Pito na kami. So, araw-araw mga papi. Parami ng parami. So, nag-start kami March 22. Tapos tuloy-tuloy na siya. Every day. 8 to 8 a.m. ang ano namin, ang bukas. 8 a.m. to 8 p.m. Tapos may lunch break kami. Tapos ang napapansin ko lang mga papi, ang pasok ng tao dito sa amin is hapon talaga. Yung after ng mga work ng tao, tapos after class, saka sila pumapasok. May mga ilan din na pumapasok ng maaga, like mga 9 to 10 a.m., mga ganyan. Pero madalang lang yon. So pagka umaga, dyan na ako yan na yung opportunity na tinitake ko para makapag-exercise talaga. Buwelo ako, wala akong kasabay. If ever pupunta kayo dito mga papi, sa located kami sa Progress Homes Phase 2 Almeda, Kanaman, Camarines Sur. So yung mga taga Progress dyan, mga around Kamaligan, Kanaman, pwede pa nga Bumbun eh, Magaraw, mga ganyan. Kung wala kayong mapaglaruan or mapag-gyman. So, punta lang kayo dito. 60 pesos lang ang ano namin. Ang per session. So, yun lang mga papi, no? Update lang. Konting update lang naman to sa ano, sa 30 to 60 days challenge na ginawa ko. Tapos, gumawa ako ng motivation, di ba? Ang motivation ko nga, pera. So, ito na. Actually, nag-earn na to. Wala akong renta, wala akong maintenance. Ako lang nagbabantay. Ako lang yung nagtuturo, yung by true experience ko lang, yung mga experiences ko. Tapos may mga pumapasok na talagang marunong na, tumutulong sila sa mga beginners. So maganda yung nabibuild natin na community dito. Paunti-unti, pero masaya. Enjoy yung mga tao, nahalata ko, enjoy na enjoy sila. So hindi ko kasi sila vinivideo or nagpipicture. Wala tayong pinupost ng mga kliyente natin kasi... Siyempre, nire-respect natin yung privacy nila.
Okay, so meron pa pala ako dito ang gagawin, mga papi. Ito. Dito sa labas. Ayan. So ito yung bakanting slot namin. Ito yung ginawa namin garahe. Ayan o. Oh. Yan yung garahe natin dito. So gagawa ako dito ng court. Diyan ko ilalagay. Maglalagay ako ng ring. Di ba? Magpapalaro tayo dito ng 3x3, mga papi. So yun yung next plan ko. Magkakaroon ako dito ng half court. If ever nakapag gym ka na dito, nakapag-register ka ng early, eligible ka na para makalaro sa mga event or makasali sa mga event na gagawin namin tulad ng 3x3. Pero hindi pa ngayong taon. Ayusin pa natin to, mga papi, matagal-tagal pa yan. Pero ngayon pa lang, pinag-iisipan na namin para naman mas maging healthy yung community, mas maganda yung samahan ng mga maglalaro dito sa gym na to. 3x3, try natin magpa 3x3, mas kayang-kaya naman yan dito. So mga papi, konting update lang tayo sa pangalan nitong gym. Sabi ko sa inyo nung una, gusto ko sana Bakal Paradise. Kasi may plano talaga ako dyan, hindi lang to gym. Tungkol talaga sa bakal, mga manufacturing, mga ganyan. Kaso, nung nagpa-register kami, mga papi, sa DTI, sa DTI, may nakapangalan na, di ba? So, hindi ko alam kung anong klaseng negosyo yon, pero may kapangalan na, so hindi na natin pwedeng gamitin yon. Kaya, wala tayong choice, ginawa ko, DMT pa rin. DMT Fitness na lang ang pangalan ng gym. Yan. Para isahan lang yung mga pangalan natin. DMT Hub, Chocolate and Groceries. Tapos, DMT Fitness. So, pagkatapos mo magpataba sa Chocolate House ko, magpapayat ka naman sa gym ko. Di ba? So, napakagandang combination yan, mga papi. Okay. So hanggang dyan na lang muna, mga papi, nag-update lang talaga ako. So naging busy tayo mga nakaraan, hindi tayo nakapag-motor, hindi tayo nakaka-motovlog. Wala eh, ganun talaga ang buhay, talagang busy tayo kapag nagiging business owner na tayo, medyo busy na tayo masyado. Okay, so hanggang dito na lang muna, mga papi, so update ko na lang kayo sa susunod na video. Biyahe tayo next Sunday, so Tuesday ngayon, mga papi. Well, anyway, so salamat sa lahat na sumusuporta kay Daddy Moto. Salamat sa lahat ng nagko-comment. So sana pumunta kayo dito this coming months, this coming days para makapag-register na kayo dito sa aking gym. Okay? So hanggang dito lang, mga papi. So please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And peace out, mga papi. Mother ko. Ano ang sabi mo? Ma? Ay, hindi. Ma? Anong dara mo? Kinalas. Pampataba yan. Let's eat kinalas with turon. Kinalas turon.